Balik kunin ang aktor na si John Wayne Sasse. May statement ka ba? Oo. Sino nga ba si John Wayne at ano ang tumatakbo sa kanyang isip? Paano ba? Sira ako sa lab, ma'am. Doon ako sira. Feeling ko, Wala na ako iniling pa. Every time na magdadasal ako sa kanya, yun na yun. So, sinabi niya sa interview nila ni Bernadette Sobrano na may pagkakataon daw na pumasok siya sa simbahan at nanalangin. Kilalang kilala siya noon na child star actor at nagiging kontrabida sa probinsyano. Pero ngayon ay arestado at ayon sa pahayag ni Bernadette Sobrano, na balik kulungan. So ibig sabihin, nakulong na ito noon at balik dahil siya ang itinuturong suspect sa pagpatay sa isang tao. So, kahit ano ang ating katayuan sa buhaying ito, maniniwala ka man o hindi, nandito tayo sa digmaang espiritual. Meron talagang puwersa na ang layunin, hindi lamang para masira ang ating katawan, kundi pati na ang ating kaluluwa. At ang espiritual na digmaan na ito ay napakadelikado dahil it will determine to our eternal destiny. Tatalakayin muna natin ito. Samahan niyo ako. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Welcome sa ating live streaming. At bago tayo papasok sa punto por punto, inanyayahan natin ating mga suking taga-subaybay na huwag kalimutan din na pindutin ang like sa ating live. At huwag ding kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. Ito ang breaking news. Kilalang kilala ninyo. Child star actor ito. At nagiging kontrabida. Pero may revelasyon siya sa interview nila ni Bernadette Sobrano. Alamin na muna natin ang video ni Bernadette, no? Na sinabi niya, uhaw na uhaw siya, lalo na sa pag-ibig. At gusto niya makilala sino talaga ang kanyang ama. Ito ang bahagi sa pag-aresto. Balik kunungan ang aktor na si John Wayne Sasse. May statement ka ba? Sino nga ba si John Wayne at ano ang tumatakbo sa kanyang isip? Paano ba? Sira ako sa lab, ma'am. Doon ako sira. Feeling ko, Wala na akong iniling pa. Every time na magdadasal ako sa kanya, yun na yun. At ito ang bahagi sa interview. 2023 pa ito na interview nila ni Bernadette Sobrano. Ilang years ka ba active sa showbiz noon? Meron mga 10. Lagpas pa meron. Kasi parang mga 9 years old yata ako nang simula. Na natatanda ako na yung mga ginagawa ko. Pero alam ko, bata pa lang ako. Nag-ABS na ako. Paano ka na-discover? Yung mga may commercial. Merong talent coordinator na yung dadala sa akin sa ABS. Tapos sunod-sunod na para magaan lang, no?
parang hindi ka nahirapan masyado. Ang dami mong breaks agad. Once ah, yan po. Yung mga ano ko nung bata ako, natatandaan ko, once upon a time, mga Hiraya Manawari yan. Ah. Yan yung mga tanda ko talaga sobra. Kailan ka nag-last nag-showbiz na umarte? Probinsyano. Anong rule mo doon? Di ko napanood yun ah. Kontrabida. Gano'ng katagal yung stint mo doon? 10 months. Tagal rin na? 10 months. Bakit hindi na naulit? Wala naman kasi yung manager, but hindi ka tulad pag may manager ka, merong nag-push, di ba? Ano? Meron nagbebenta sa'yo, kahit ano. Si OG nakatulong ba sa'yo yung interview mo doon? Oo, nakatulong kasi napanood ako ni Kuya. Napanood ka ni Kuya Coco. Kaya ka napunta sa probinsya na after kay OG. Umalay mo, maulit. Minsan kailangan lang maalala. Taga saan ka talaga? Pasig? Pasig. Tapos nung nagprobinsyano ka, umalis ka sa Pasig? Hindi po. Wala pang probinsyano, after nung mabaril ako, wala na talaga ako sa Pasig. Sumusulpot-sulpot na lang ako sa Pasig. Nasa Pasig, meron man akong tinaran sa Pasig, sa tita ko, sa may bandang Rosario, pero hindi dun sa barangay namin, kung malapit dun saan ako, na muntik-muntikan, mabahamak. Nag-drugs ka before? Opo, malulong. Pero, dun po kasi, nung binaril kami, pinatakbo po ako. Kasi ang dami po nilang tumigil. Pero mga tatlong motor o apat na motor. Lahat bumaba, puro mga ito lang labas, puro mga nakaitim. Lahat puro may baril. Yun lang po yung natatandaan ko. Tapos yung susunod na natatandaan ko, kulay white na lang lahat. Yun na. Pag dilat ko na lang, nakatumba ako. Tagal na ba yun? Anong taon yun? 2016. 2016, sa pagsimula sa kontradroga, no? Digmaan kontradroga. Na baril pala siya. Opo, yung tama ko rin, true and true. Saan yung tama mo? Ito po. Ay. True and true. Yung basa po dun sa ano ko, parang konti na lang daw po yata, parang yung pantog ko na po. Sino nag, tapos? Idealisis nila ako, tapos wala pang isang linggo o basta ganun. Hindi bibilang na isang buwan, pwede na ako mamatay. A question, gaano katagal ka noon nag-drugs? Matagal, ma'am. Matagal. As in, matagal. Lahat ng drugs, kinalulung ako. Ultimo rugby. Kung malala nyo, sabi ni Father Sikia, ang drugs ay isang entry point para sa extraordinary demonic attack sa buhay ng tao. Ako yung rugby boy na alam mo yun, may pera sa bulsa. Bakit ka napunta sa paggamit ng drugs? Kaya? Paano ba? Sira ako sa love, ma'am. Doon ako sira. Feeling ko. Tapos, kung sa pagmamahal naman ng isang tatay, hindi naman nagkulang yung lolo ko. Baka nga kami pa yung merong pagkukulang, di ba? Pero, siya, ginawa naman lahat. Pero syempre, habang tumatanda ako, gusto ko rin makakilala kung sino yung tunay kong airpot. Sino ba? Ayaw niyang sabihin kung sino, ayaw niyang mapag-usapan. Ano kayang silbi pa? Bakit ka pa buhay? Nag-iba yung pananaw ko sa buhay. Nag-iba talaga. Kaya madadala ka talaga. Nakakadala. Dahil, siyempre, ayaw mo na maulit yun. Alam mong, lugi ka eh. Kasi, siyempre, kilala ka nila. Tapos, sila, hindi mo sila kilala. Doon pa lang, lugi ka na. Diba? Baka mami, nakakasalubong mo na pala. Tapos, hindi mo lang. Ito pala yung bumaril sa akin. Kaya pagpasok ko sa simbahan, parang natahimik ako. Sobra. Alam mo yun? Tapos hindi ako makapagsalita. Parang naninigas yung buong katawan ko. Kailan yun? Nasa probinsya ako nun. Nagpapagaling ako. Pumasok ako ng simbahan dun. Tapos meron akong gustong sabihin sa kanya, pero sa utak ko lang sinasabi. Pero galing sa puso. Na parang lumabas yung totoong ako. Hindi na ako, wala na akong iniling pa. Every time na magdadasal ako sa kanya, yun na yun.
wala na akong, di na ako mailing sa kung anong mga gusto ko, ganyan. Sana po ganito, sana po ganyan. Wala na. Parang payapa ka na? Oo. Kung, anytime, kung gusto mo ako na, hindi kunin mo na ako. Ngayon ba, ano, kontento ka na sa buhay mo? Sa ngayon, kung kontento ako? Oo. Kontento ako. Kasi, may mga tao sa paligid ko na hindi nakakain ng maayos, hindi sila nakakatulog ng maayos. Pero, okay sila. Masaya sila. Siguro, meron ka man maririnig sa kanila. Sila na lang yung nag-uusap. Pero mararamdaman mo eh, kasi pag alam mong nangyari rin sa'yo mga ganung bagay. Ang komplikado ng buhay na pinagdaanan mo, gusto mo bang talikuran yon o may iba ka bang choice para walaan ang gulo? Hindi talaga. Ano ba yung dating pinangarap? Ano sana ang gusto mo? Magkaroon ng maayos sa pamilya. Magkaroon din ng, alam mo yun, syempre gusto ko rin magkaroon ng asawa, yung makakasama ko sa buhay, yung kapareha ko sa buhay, yung alam ko na mahal talaga ako. Kung may karma na darating sa buhay mo, anong klase kaya yon? Kasi, yan, sa parang, eto si Bernadette, Catholic ito. Pero, nabanggit niya ang salitang karma, no? Sa Catholic, we do not believe about karma. Sa ibang pananampalataya, yan, no? At occult yan. Superstitious belief yan. So, hindi tayo, lalo na sa Ministry of Liberation, sa Office of Exorcism, di tayo naniniwala about sa karma. Pre, naniniwala tayo sa karma, totoo naman. Ewan ko kung naging mabuting tao ba ako, ma'am. Ikaw lang baka mamaya kung mabuti ako sa iba hindi. Oh, pero I'm always ready. So, eto talaga, no? Mula pa noon, kung maalala ninyo sila si Adan at si Eva nang inaatake ng demonyo, magaling ang ating kalaban. Bakit? Una, gusto niya makalimutan yung identity natin. Ano po yung identity natin? We are created according to the image and likeness of God. Tulad sa tanong ni John Sashi, sabi niya, mabuting tao kaya ako. O, parang nakalimutan niya na una, no matter how bad the person is, there is always a goodness. Ang kailangan lang sa bawat isa sa atin na mamuhay sa grasya ng Diyos. Dahil kung tayo ay lulong sa kasalanan, kita naman natin ang unang Corinto 4:4, unang Juan 3:8, na ang mga makasalanan ay nasa kamay ng demonyo. So, tayo na bilang mga Katoliko, nakatanggap sa kaligtasan ng tayo'y tumanggap ng binyag. Pero hindi tayo katulad sa ibang mga pananampalataya na ang kanilang pag-unawa, once save, always save. Itong kaligtasan na natanggap natin sa pamamagitan ng binyag ay pwedeng mawala sa anong paraan, sa isa lamang na mortal na kasalanan. Kaya, anong mangyari sa ating kaluluwa kung nasa mortal na kasalanan? Isaiah 59:2, hindi tayo makita sa Diyos, hindi niya tayo marinig. Hindi tayo makita, hindi tayo marinig dahil sa ating kasalanan. Yun ang sinabi ni San Juan sa unang Juan 5:16-17. Na nung sabi niya na ang may kasalanan na pwedeng ipanalangin yung kasalanan na hindi nagdala ng kamatayan. So, venial. Pero may kasalanan na pwedeng ipanalangin yung venial. Pero may kasalanan na hindi
pwedeng ipanalangin yung kasalanan na nagdala ng kamatayan. Yun ang tinatawag na mortal sin. So, dahil yan madala ng panalangin sa ating mga Katoliko, kabahagi sa ating sakramento, yung Sacrament of Reconciliation, pangungumpisal. Sasabihin ng karamihan, eh bakit kailangan akong mangungumpisal sa pare? Ba't di na lang idiretso sa Diyos? Una, isang malaking hadlang sa relasyon at komunikasyon natin sa Diyos ang kasalanan ng bawat isa. Kaya nga, Isaiah 56:11, di tayo makita, hindi tayo marinig dahil sa mga kasalanan. Okay, ngayon, kailangan tayo mangungumpisal, Ecclesiastes 5:6, sa pari ng Diyos. Bakit kailangan tayo mangungumpisal? Tulad ito, nahuli siya. Pero nang nahuli siya, di yan ibig sabihin na siya na ang may sala sa kaso kung saan siya ay suspect, no? Kailangan pa patunayan beyond reasonable doubt na siya talaga ang gumawa sa naturang krimen. Pero dahil kasong kriminal, pagdating na sa korte, anong resulta? Ang resulta, people of the Philippines versus. Bakit people of the Philippines? Na, alimbawa, isa lang pinatay pero nagiging people of the Philippines. Bakit? Isa lang? Pagkatapos ang kasalanan, people of the Philippines, dahil nagkasala tayo sa batas ng ating republika. Kaya ang kaso, people of the Philippines. Anong pong kaugnayan dito? Kung tayo'y magkasala, halimbawa, kasong pagpatay, hindi sapat, diretso lang tayo sa Diyos. Bakit? Dahil sa binyag, Galacia Kapitulo 3, versikulo 27, nagiging isang bahagi tayo sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo. At ano ang sabi ni San Pablo? Ang sabi ni San Pablo, ang sakit sa isang bahagi ng katawan, sakit sa buong katawan. Ibig sabihin, pag tayo'y nagkasala, so, apektado ang simbahan. Kaya, hihiling tayo, hihingi tayo ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ng kaniyang iglesia, ang mystical body of Christ. Yun ang pangungumpisal. At, kung pinatawad tayo sa pare pagkatapos ng tinatawag na act of contrition at pangungumpisal, meron pa yung tinatawag na reparation to the damage. At yung reparation to the damage, pag hindi natin mabayaran habang buhay pa tayo, yon ang babayaran natin sa purgatorio. Kaya may purgatorio. Ang ibang mga kapatid natin, di naman niniwala kaugnay sa purgatorio. Pero ano bang requirements para ang isang tao ay makapasok doon sa langit? Pahayag Kapitulo 21:27, walang sino mang makapasok sa langit kahit ang may katiting na kasalanan. Imagine, kahit gaano katiting ang kasalanan, di pwedeng makapasok sa kaharian ng langit. Kaya, doon na papasok ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo San Marcos Kapitulo 9:49, na ang bawat tao ay dadalisayin sa pamamagitan ng ano? Ng apoy. Ang apoy na yan ay hindi yan impyerno. Yun ang tinatawag ng simbahan na purgatorio. So, ito ang buhay ni John Winsasi na nahuli na naman. Kahit ano man. As is where is si John Wayne, no? As is where is. Kung anong makita mo yun na yun? Sa interview nila ni Bernadette Zambrano. Okay. So, bago lang ito. Ngayong araw lang ito na huli. Pero yung interview
2023 pa ito. So pasok na tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito para sa mga katanungan ng ating mga kapatid. Masadi, may nagtanong dito kay Chavis. Tanong ko lang bro Wendell, pwede ba tayong mag-asawa at kakain? Ano? Pwede ba tayong mag-asawa at kakain pag nasa langit na tayo? Okay. Malinaw yung sinabi sa Biblia, kapatid. Ano daw yung pahayag sa banal na kasulatan para sa mga taong nasa langit na? Oh. Sabi sa banal na kasulatan, ito ha, sa Lucas, sabi sa Lucas Kapitulo 20, versikulo 36, ano daw? Sapagkat hindi na sila maaaring mamamatay pa. Sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos. Sa ibang talata, katulad na sila sa mga anghel at hindi na mag-aasawa. So, yun po, kapatid, no? Ang pag-aasawa dito lang sa lupa na tinatawag natin na militant church. Okay?